Hi guys, today tuturuan ko kayo kung paano mag-drive ng automatic transmission na sasakyan. So, first thing to do, grabe nagtikad ako naman ang buak aning sa Mina eh. Wala pa na asikaso ni boss. Kaya busy kayo sa office, sa kumpanya. Anyways, ayun, first thing to do is, naka-start na kasi ito eh, pero sasabihin ko pa rin sa inyo kung yung mga unang dapat gawin sa pagmamaneho ng automatic transmission na sasakyan. So, ganito. Kunwari, granting na hindi pa naka-start tong sasakyan. So, ang unang dapat gawin is apakan yung preno. Apak sa preno. Tapos, start. Start yung sasakyan. So, ito, naka-start na kasi. So, diretso na tayo sa, ano, sa basic. Ito, nasa park yung, ano, yung cambio. Apat lang kasi yan eh. Kadalasan sa mga automatic transmission na sasakyan gaya nito is apat lang yung choices mo. May park. P stands for park. Reverse, neutral, tsaka drive. Itong S na yan, parang sa sport mode yan siya. Kung gusto mo mag-decrease or increase ng speed. Depende sa sitwasyon sa kalsada. Sitwasyon ng kalsada. So yun. Naka-standby pa tayo dito sa gilid ng daan. Ang unang dapat gawin, basic tutorial lang yung mga dapat nyong gawin sa pagmamaneho ng automatic transmission na sasakyan. So first is granting na, assuming na gusto niyo nang umandar or tumakbo, apak ulit sa preno from parking. Nasa parking kayo or gusto niya, nasa bahay kayo, garahe kayo, gusto niya nang umandar. So, apak sa preno. Apakan niyo muna yung preno, guys. Apak sa preno bago kayo mag-cambio. Drive. Drive lang muna tayo. Basic. Yun, start na ako. Dahil nasa gilid tayo ng kalsada, para safe, safety first tayo. So, signal light muna ako sa left. So yun, pagka-signal ko, dahan-dahan, tingnan yung side mirror. Kung libre, libre naman. So, release sa brake. Pagka-release mo sa brake, dire-diretso na yan. Kahit hindi mo inaapakan yung ano, hindi mo inaapakan yung pedal, maandar pa rin siya eh. Okay, inaapakan ko na kasi may sumusunod. Ayun, as simple as that lang naman. Para ka lang nagba-bump car pag nagda-drive ka ng automatic transmission na sasakyan. Pero dapat ano din, attentive ka din. Hindi ka kampante. Dapat defensive driver ka. Kahit ang inaatupag mo lang is yung pedals. Itong pedal mo. Panibela at saka dito sa daan, yung mata mo sa kalsada, dapat attentive ka din. Sobrang chill kasi minsan, ano yung iba? Minsan kampante na yung iba. So, wag ganun. Dapat defensive driver tayo. Mapa-manual or automatic man yung sasakyan natin. Sa automatic transmission pala, itong kaliwang paa mo, wala tong silbi sa automatic transmission. Itong right lang talaga. Itong right foot mo ang kadalasang ginagamit sa pagmamaneho ng automatic transmission. So, yun lang muna guys. Drive muna ako. Baka mahuli na ako dito. So, see you on my next vlog and driving tutorial. Like, comment, and subscribe. Peace.